magandang gabi po sa ating lahat na patuloy na sumusubaybay sa ating daily devotion. Tayo po ay nasa ika-30 araw ng ating ika-13 yugto ng ating prayer and fasting daily devotion na may tema pong si Jesus ay ihayag, itanyag at ibahagi sa Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay manalangin. O Amang Banal na nasa langit, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa kapangyarihan mong walang hanggan, sa pag-ibig mong hindi nagbabago, Panginoon. Sa maraming salamat sa iyo, Panginoon, dahil ikaw ang aming pag-asa, Lord, at sa pagkakataong ito, salamat na muli kong maibahagi sa iyo sa mga nanonood at sumusubaybay ng daily devotion na ito, ang mga salita mo, na tunay nga kung ikaw ay aming ay susundin na sa iyo lamang ang aming pag-asa, Panginoon. Kaya Ama, tulungan mo po ako, pagpalain mo po ang mga nakikinig, at patuloy mo po akong pangunahan sa lahat ng aking isi-share, Panginoon, sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. Pagpalain mo ang lahat ng makikinig, manonood ng devotion na ito, Panginoon. Salamat po, O God, pagpalain mo ang mga salita mo sa aking mga labi. Ito po ang aking sambat na langin sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli, magandang gabi po sa ating lahat. Ang ating pong topic ngayon ay Jesus, our hope. Our hope. Ano po ba ang hope? Ang hope po o pag-asa ay karaniwang ginagamit sa hangarin ng isang taong humihiling o nagnanasa, pero ang kanyang lakas, ang kanyang kapangyarihan ay yung kanyang sarili, hindi po katulad ng ayon po sa Biblika, sa Biblia, ang pag-asa ay ang pagtitiwala na inaasahan kung ano ang pinangako ng Diyos, at ang kanyang kapangyarihan ay sa kanyang katapatan. Ibig sabihin po, umaasa tayo dahil sa Diyos, hindi po katulad ng pag-asa, ng sanlibutan, yung nagnanasa, yung tao mismo ang gumagawa nito, hindi ka umaasa tayo sa tao, hindi katulad po nitong, ayon po sa Biblia, nagtitiwala tayo kung ano po yung pinangako ng Diyos, ito po yung inaasahan natin, at ang kanyang kapangyarihan ay ang kanyang katapatan. Amen. Kung atin pong iisipin, at kung babalikan po natin, yung atin pong nakaraang taon, ang pandemya, magdadalawang taon na po sa March, ay nalaga pong pag-inisip mo, lalo na po nung kasagsagan ng COVID-19, marami pong namatay, maraming nawala ng trabaho. Siyempre, mga nagsara yung mga kumpanya, maraming namatayan ng mahal sa buhay dahil sa COVID. At hindi po, marami ding mga nawala ng pag-asa. Kung iisipin mo, mawawala ka talaga ng pag-asa. Pero, at hindi po exempted ang mga Kristiyano dito. Ang nangyari pong ito sa atin, sa buong, hindi po, hindi lang dito sa ating bansa, sa lahat ng bansa, ito po yung nagpabagsak sa mga ekonomiya, lalo na po dito sa atin. Hindi po lingit sa iyo, sa inyo, kung ano nangyari sa ating ekonomiya. Marami pong, sabi nga, marami itong pinadapa, pati ang ekonomiya natin, dapa. Pero salamat sa Diyos, dahil sa pamamagitan ng ating daily devotion na ito, maraming nakakapakinig, tayo po ay nagkaroon ng pag-asa, dahil ang pag-asa po ay ang Panginoon lamang. Amen. Kung atin pong iisipin ang lahat ng ito, ay talagang ang pag-asa natin ay hindi natin makakampahan kung pang sarili lamang natin, pero salamat, nalampasan natin ang lahat ng ito. Salamat sa Panginoong Jesus. At pag sa Diyos po tayo umasa, di niya tayo bibiguin, sabi sa talata kung binasa natin, dahil ang pag-asang ito ay ilalagay ng Diyos sa puso natin. Amen.
pag nilagay natin ang ating pag-asa sa Panginoong Hesus, hindi po tayo magkakaroon ng kabiguan, dahil ang Panginoong Hesus po at ang kadakilaan ng pag-ibig niya ay hindi isang kwento lang. Ito ay totoo. Ito ay dalisay at pinaka kaibig-ibig pag tayo po ay umasa sa Panginoon. Alam niyo po, ang pag-asang galing sa Diyos ay nilalagay, at ito po ay nilalagay ng Diyos sa puso natin. Ini-impart ito. Ito po ay nagbubunga ng katatagan, kagalakan, at kapayapaan ng isip, at siyempre po ang pagtatagumpay. Amen. Di tulad po ng pag-asa ng sanlibutan, ito ay nagtutulot ng kabiguan, kapahamakan, takot, at kung ano-ano pa. Yung iba nga po, nagpapakamatay pa dahil sa depression. Pero pag sa Diyos natin binigay ang ating pag-asa, dahil hindi po nagbabago ang Diyos, at ang Diyos lamang ang tanging natin pag-asa. Amen. Kaya, sabi po sa, ito po ang patunay, sabi sa Roma 15:13, puspusin nawa kayo ng Diyos na siyang bukal ng pag-asa, at nawa ay pagkalooban niya kayo ng kagalakan at kapayapaan sa pamamagitan ng inyong pananampalataya, upang magumapaw ang inyong pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Amen. Ito po yung patunay na kung sa kanya tayo aasa, ay may kung tayong kagalakan, kapayapaan, dahil po sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Kaya sa Diyos lang po tayo umasa. Amen. At dahil ang Diyos po ay, pag sa Diyos po tayo umasa, sa Diyos lang po natin mararanasan yung dakilang kapangyarihan niya, yung kanyang hope in sovereignty. Sabi po sa Hope 42 verse 2, sabi po dito, ito naman ang sagot ni Hope kay Yahweh, alam kong ang lahat ng bagay ay kaya ninyong gawin, at walang makakapigil sa lahat ng inyong balakin. Ito po yung kanyang dakilang kapangyarihan. Meron po siyang dakilang kapangyarihan. Sabi, lahat kaya niyang gawin at walang makakapigil sa kanya. Sabi ni Hope sa kanya. Meron po siyang sovereign love. O, dakilang pag-ibig. Sabi po sa 1 John 4:9, inihayang ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Nang isugo niya sa mundo ang kanyang kaisa-isang anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Amen. Ito po, inihayag niya yung kanyang pag-ibig, yung kanyang sovereign love, yung o kadakilaan ng kanyang pag-ibig nung isugo niya sa mundo ang kanyang kaisa-isang anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Amen. Dahil ang Diyos po ay pag-ibig. Amen. Meron siyang sovereign love. Kaya, huwag po tayo mawawala ng pag-asa. Sa Diyos lamang po natin ibigay ang ating pag-asa. Amen. At kung tayo po ay patuloy ng aasa sa Diyos, makakamtan po natin yung hope in eternity o pag-asang walang hanggan. Sa Kanya lamang po natin makakamtan ito o mararanasan, hindi sa sanlibutan. Pag-asang walang hanggan. Dahil dito rin po magkakaroon tayo ng eternity future o yung walang hanggang kinabukasan. Sabi po sa Titus 1 verse 2, at bigyan sila ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Bago pa likhain ang sanlibutan, ang buhay na ito ipinangako na ng Diyos na kailanman ay di sinungaling. Amen. Nga, hindi pa tayo, bago pa tayo likhain, hindi pa tayo tao, pero sabi dito, bago pa likhain ang sanlibutan, ang buhay na ito'y ipinangako na ng Diyos na kailanman ay di sinungaling. Ito po yung
pag-asa. Amen. Kaya kung sa kanya po tayo aasa, tayo po ay mayroong pag-asang walang hanggan. Amen. Sapagkat ang Diyos po ay pag-asa natin. Amen. Kaya hindi po tayo dapat mawala ng pag-asa dahil buhay po ang Diyos. Amen. Sabi po sa 1 Corinthians 2:9, subalit tulad ng nasusulat, hindi pa nakikilala ng mata o hindi pa nakikita ng mata o naririnig ng tainga, hindi pa sumasagi sa isip ng tao ang mga inihanda ng Diyos para sa mga umiibig sa Kanya. Ito po yung eternity love. Ibig sabihin, hindi pa nakikita ng mata o naririnig ng tainga, hindi pa sumasagi sa isip ng tao ang mga inihanda ng Diyos para sa mga umiibig sa Kanya. Tayo po yun. Meron tayong walang hanggang kinamukasan. Pag sa Diyos tayo umasa, lagi po natin ipanalangin yung ating kinamukasan dahil sa Kanya po ay walang hanggan ang kinamukasan pag tayo, sa Kanya po tayo umasa. Amen. Kaya sa Diyos tayo umasa, mayroon tayong eternity future sa Kanya. Amen. Kaya po, kung tayo po yung dumaranas ng kabiguan o nag-aalinglangan po tayo, kung gaano katotoo ang pag-asang nagmumula sa Diyos. Tayo po ay nawawala na ng pag-asa. Lumapit po tayo sa Diyos dahil siya lang ang pag-asa natin. Hindi po ang sanlibutan. Nakikita niyo po ang mga nangyayari. Pahirap ng pahirap ang buhay. Kahit sino pong presidente at maupo, hindi po malulutas ang lahat ng mga problema niya. Kahit po, ano man ang ipangako ng mga politiko, dahil kayo po ay panahon ng mga ng botohan, dahil kayo po ay panahon ng pangangampanya, ay, kahit po ano ipangako nila, ang Diyos lang po ang makatutugon sa lahat. Ang Diyos lang po ang katugunan ng lahat. Ang Diyos lang po ang pag-asa. Alalahanin po natin siya. Ang Diyos po na nag-aalok ng tunay at walang hanggang pag-asa ang Panginoong Jesus po. Kaya sa Diyos po tayo umasa. Amen? Minsan nga po, nung nakaraang taon, narinig ko po ito sa panayam ni kay Pangulong Duterte. Sabi niya, dahil pandemic nga, ang sabi niya, ang Diyos lang ang pag-asa natin. Ang Diyos lang ang makapapatigil ng pandemang ito. Ibig sabihin, sa Diyos pa rin siya umaasa na ang lahat ng ito ay ang Diyos lang ang magtatapos. Kahit sa kanya sarili, wala din siya pag-asa. Kaya po, sa Diyos po tayo umasa. Amen. Salamat po. Tayo po ay manalangin. Panginoong Jesus, maraming salamat po. Purihin ka sa mga salita mong naibahagi ko, magamat haikse, pero tama, mga salita mong ito'y nagpatinag, napukaw ang mga kaisipan ng mga tao, lalo na po ng mga umiibig sa iyo, Panginoon. Nawa patuloy ka, tulungan mo kami patuloy na sa iyo umasa, Panginoon. Patuloy mong ipanama sa amin, Panginoon, na ikaw lang ang aming pag-asa, O God, sa lahat ng nangyayari sa buhay namin, sa lahat ng nangyayari, Panginoon, sa bansang ito, Lord, tanging ikaw lang, Panginoon, ang dapat namin lapitan, O God, salamat sa aming daily devotion na ito, na magamat maikse, pero Lord, ang mga salita mo, yun di ba wawalan ng saysayang lahat ng ito, Panginoon. Kaya masalamat po, patuloy po pagpalain ang gawain ito na Church of the Living Faith. Maybe po ang bawat gabi-gabi nagsasalita at nagsishare ng mga salita mo, Panginoon, na may patuloy na maibahagi ang lahat ng ito at maishare sa mga taong naguguluhan, Panginoon. Salamat po, dakilang Diyos, at patuloy din po namin tinataas sa iyo ang aming bansa, Lord. Patuloy mo pagpalain ang aming bansa, Panginoon.
sabi na pag nalalapit na eleksyon, tinataas ko po sa iyo, Panginoon. Pagpalain mo, Lord, ang lahat ng mga kandidato, lalo na po yung may mabubuting puso, Lord. Patuloy po pong bigyan sila ng banal na pagkatakot sa iyo, Lord. Nang pag sa kanilang paglilingkod, kung sila man po yung maupo, ikaw po ang makita nila, Panginoon. Hindi po yung sila yung naging popular o binoto ng mga tao, kundi Lord, ang kapangyarihan po ang siyang patuloy na kumilos sa aming bansa, o God, sapagkat ang isang gobyerno, Panginoon, ay galing sa iyo, ikaw ang nagtatag ng isang gobyerno, Panginoon. Kaya Ama, pagpalain po ang lahat ng kandidato, pagpalain po ang lahat ng leader ng aming bansa, pagmula po sa pinakamataas na posisyon ng presidente, Lord, hanggang sa pinakamababang posisyon sa barangay, Panginoon. Patuloy, Lord, na pagpalain mo at patuloy na bigyan po sila ng pusok tapat sa paglilingkod. Salamat po, dakilang Diyos. Lahat po ito hinihiling ko, pinadalangin sa tangi at makapangyarihan pangalan ni Jesus. Ito po ang aking samo at dalangin. Amen. Amen.